Ang concern ko lang po kasi sa isang courier company, na pagdalaw kami ng parcel noong February 27, tapos upon delivery, na damage yung parcel niya sa isang warehouse nila, tapos nung tinrack namin sa app na ano na siya, ano na siya, damage na hindi na na-deliver dun sa papadalan, bali tumawag kami dun sa warehouse nila dun sa kung saan siya na damage, sabi ha, ipinasa ko kami sa customer service nila para sa claim, para ma-refund o. Bali, nakapag-message naman o kami dun sa claims team ng courier company. Nag-complain naman o sila. Pinagpasa rin o kami ng mga kailangan requirements para ma-refund. Bali, ang huling sabi po ng courier company na after coordination with our quality control team, the maximum compensation that we could process for your claim is 50% of the actual item price. As the courier company, as of now, does not have an insurance policy. Bali, 50% lang daw po ang bibigay nila, pero nung tumawag po ako dun sa warehouse kung saan nasira yung parcel, sabi naman nung employee, kinalkas na sa kanila ng buo yun, pinagkasi-atiyan na nila. Yun po yung complaint ko na, but 50% lang, hindi po pumayag, tapos hindi na po na-comply yung si company yung hindi na po nag-reply sa akin sa email. Bali, ano pong dapat kong gawin para ma-refund ko ng buo yung parcel namin? Yes. Attorney Ann, maliwanag po ba? Yes po. Pwede niyong kausapin, no? Yan, si June. Mr. June, dun po sa concern ho ninyo, dahil common carrier po ang courier na nag-pick up po ng inyong mga items or goods, sabi po sa ating batas na ang common carrier, kapag po nawala nila or nabawasan ng value or nasira ang mga items, kung ano po yung pinick up nila, presumed at fault po sila or negligence unless i-prove po nila na may extraordinary diligence po sila. Ang extraordinary diligence po ay ito po yung extreme care. So, kailangan po nila i-prove na may extraordinary diligence sila. Otherwise, presumed at fault or negligence po sila. Ito pong extraordinary diligence, kailangan po meron po ito sa upon pick-up po ng ating items hanggang ma-deliver po ito sa ating mga buyers. So, sa case po ninyo, since sinabi niyo po na hindi na po in good condition or damaged na po nung nasa warehouse po ang mga items ninyo, presumed at fault at negligent po sila at pwede po tayo mag-claim ng damages sa kanila. So, kung gusto ninyo, pwede po kayo mag-issue ng demand letter in order to ask for the damages, yung value po mismo ng items na nawala sa inyo. Okay, Ms. Jackie, let me clarify. Pasingit lang po. Mr. June, attorney, pasingit lang. Mr. June, sinabi nyo kanina na nabayaran kayo kalahate. You want the full refund? Am I right, Mr. June? Hindi po nabayaran. Bali, ang sabi po nila, 50% lang ang ibibigay nilang bayad sa amin. So that's a promise, dahil, promise attorney. Okay. So, kasi daw so po, that's, ano, wala daw silang insurance policy. As of now, that's not have an insurance policy. Okay, I couldn't understand that. Okay, Attorney Sese, yung narinig nyo, mayroon silang pangako, 50%. Mayroon daw, I don't know, bakit, insurance policy, wala daw sila. So kung sakasakaling wala, ano ba? Fault ba yan ni Mr. June, Attorney Sese? Hindi po, dahil yung insurance policy naman po, ito po yung makukuha ng common carrier or company po dun sa nawalang items. Pero as far as Sir June is concerned, siya dapat po ay mabigyan ng full refund or value po dun sa items na na-damage po sa kanya.